Noong March 29, 1974, habang naghuhukay ng balon ang mga magsasaka sa Lintong District sa probinsya ng Shaanxi, China, ay may nadiskubre silang mga figura. Ipinagbigay alam nila ito sa mga kinauukulan na agad nagpadala ng mga archaeologists. Doon ay nadiskubre ang libo-libong clay sculptures na tila pulutong ng mga mandirigma noong unang panahon. Iba-iba ang laki at iba-iba din ang itsura. Ano nga ba ang mga ito at bakit ito ginawa? Halika at sama-sama nating alamin ang kwento sa likod nito. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa mga taong ito. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking munting channel. At para sa mga bago dito sa channel, kung mahilig po kayo sa mga ganitong klase ng kwento, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pakitapik na rin ang kampana para updated kayo sa aking mga susunod na uploads. Maraming salamat po at tara na! Ang mga pigurang ito ay tinatawag na Terracotta Army. Ipinagawa ito ni Qin Shi Huang, ang kauna-unahang emperador ng China. Bago pa siya naging hari, ang China ay nahahati sa pitong nagdidigma ang mga estado. Ito ay ang mga dinastiya ng Qin, Chu, Zhao, Wei, Han, Yan, at Qi. Ang Qin dynasty ang pinamumunuan ni Qin Shi Huang. Ipinanganak siya sa pangalang Ying Zheng noong 259 BC. 13 taong gulang pa lamang siya nang siya ay maging hari. Sinakop niya ang 6 na kalabang estado upang mapag-isa ang mga kaharian. Nakumpleto niya ito sa edad na 38. At ito na nga ang Unified China. Imbis na panatilihin ang sarili sa titulo bilang hari, ay ginawa niya itong emperador. Mas mataas pa ito sa pagiging hari. Pinalitan niya ang kanyang pangalan at naging Qin Shi Huang Di. Nakalaunay pinaikli at naging Qin Shi Huang na lamang. Pinag-isa niya ang mga polisiya. Nagpatayo din siya ng mga tulay at mga kalsada na nagkukonekta sa bawat rehiyon. Siya rin ang sinasabing nagpagawa ng The Great Wall of China. Wala na atang tao na masigit pa ang nagawa kaysa sa kanya noong mga panahon na iyon. Halos nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya sa mundo. Ngunit may isa pa siyang kailangang makuha at ito ang kanyang pinaka-inaasam. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Tama ang iyong narinig, kaibigan. Gusto ni Qin Shi Huang na maging immortal. Sobrang obses ang taong ito sa ideya ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Umaasa talaga siya na siya ay magiging immortal. Sa katunayan, wala siyang itinalaga na papalit sa kanyang pwesto pagkatapos niyang mamatay. Sa huling 10 taon ng kanyang buhay, inatasan niya ang lahat ng mga scholars, magician at mga matatalinong tao para maghanap o di kaya ay makagawa ng elixir of life. Ito ang pinaniniwala ang susi para makamit niya ang buhay na walang hanggan. Sinasabi na pinasunog niya din ang mga libro kung walang kinalaman ito sa pagpapahaba ng buhay. Sa huli, ang kanyang kahibangan sa bagay na ito ang siya pang nagpaikli at tumapos ng kanyang buhay. Namatay si Qin Shi Huang sa edad na 49 dahil sa mercury poison. Ito'y dahil sa mga mercury pills na ginawa ng isa sa kanyang mga alchemists na nagsabing ito ay sangkap para maging immortal. Ligid sa kanilang kaalaman na ang mercury ay nakakalason. Pagkatapos niyang mawala, ay nagkawatak-watak muli ang China at ito ay nahati sa 18 kaharian. Bagamat bigo siya na makamit ang buhay na walang hanggan, ay tila pinaghandaan niya ito dahil sinigurado niya na mayroong magpoprotekta sa kanya sa kabilang buhay. Ito na nga ang Terracotta Army. Oo, kaibigan, pinagawa niya ang mga ito para protektahan siya pagtawid niya sa kabilang buhay. Natagpuan ng mga ito isa't kalahating kilometro mula sa libingan ni Qin Shi Huang sa bundok ng Li sa probinsya ng Shaanxi, China noong 1974. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas mula nung ito ay pinagawa. Apat ang mga hukay na naglalaman ng 8,000 mandirigma, tauhan, acrobats,
karuahe at mga kabayo. Ang unang hukay ay may sukat na 230 metrong haba at 62 metrong lapad. Dito matatagpuan ang 6,000 pangunahing hukbo ng mga mandirigma. Sa pangalawang hukay makikita ang mga kabalyero, infantry, ang mga karuahing pandigma. At sa pangatlong hukay makikita ang mga high-ranking officers at ilan ding mga karuahing pandigma. Habang ang ikaapat na hukay ay walang laman. Indikasyon ito na hindi natapos ang proyekto bago namatay si Emperador Qin Shi Huang. Iba-iba ang laki at iba-iba din ang itsura ng bawat isa. Maging ang mga kasuotan, buhok at mga kagamitan sa katawan, partikular sa ulo, ay may mga ilang pagkakaiba. Bagamat napakarami, ay walang eksaktong magkatulad sa mga ito. Naaayon ang laki at pwesto, depende sa kanilang mga ranggo. Pati ang mga facial expressions ay magkakaiba. May mga kalmado, may mga masasaya, at mayroon ding galit na gustong manakit. Kahit ang mga tainga ay makikita ang pagkakaiba. Ginamitan ng panghulma ang mga mukha at saka dinagdagan ng clay para mas lumutang ang itsura nito. Marahil ang mga ito ay binasi sa mga totoong tao noong mga panahong yun. Ang mga armas na kanilang gamit ay mga tunay na armas para lalong magmukhang makatotohanan. Subalit pinaniniwalaan na ang karamihan sa mga ito ay ninakaw at ang ilan ay nabulok at nasira na rin dahil sa katagalan. Para magawa ang Terracotta Army kasama na din ang kabuuang musileo ng unang emperador ay kinailangan ng 700,000 tao. Ang ilan dito ay sapilitan at puwersahang pinagtrabaho habang ang iba ay mga profesional kagaya na lamang ng gumawa sa Terracotta Army. Gawa sa clay ang mga estatwa. Dumaan ito sa proseso ng baking. Hinulma gamit ang mga basang clay. Pagkatapos ay pinainitan sa apoy ng ilang araw para ito ay tumigas. Ang mga ulo, katawan, kamay at mga paa ay magkakahiwalay na ginawa bago ito pinagdugtong-dugtong. Iniayos ang mga ito sa eksaktong rank formation na naaayon sa kanilang mga ranggo at tungkulin. Ang Terracotta Army ay bahagi lamang ng nakamamanghang musileo ng unang emperador. Ang buong musileo ay tila maliit na replika ng kaharian ng Qin. Maraming mga mahahalagang bagay, mga mamahaling na bato at mga kayamanan ang matatagpuan dito. Ang mismong libingan ni Qin Shi Huang ay hindi pa nahuhukay at napapag-aralan. Tanging ang mga nasa paligid lang nito kagaya ng mga Terracotta Army ang nakita ng mga archaeologists. Ang pagkakadiskubre sa Terracotta Army ay maituturing na isa sa pinakamalaking archaeological discovery hindi lang sa China kundi sa buong mundo. Nakamamanghang isipin na magagawa ito ng mga tao noong mga panahon na halos nagsisimula pa lang ang sibilisasyon at wala pang mga magagarang teknolohiya. Nagkaroon din tayo ng pagkakataong malaman ang ilan sa kultura ng mga sinaunang tao, partikular sa kaharian ng Qin. Isa pang nakamamangha sa mga discoveries na ito ay ang katotohanan na noon pa man naniniwala na ang karamihan sa mga tao na mayroon talagang buhay pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Anong masasabi mo sa paksang ito? Comment mo lang sa baba. At kung nagustuhan niyo po ang video, ay huwag niyo pong kalimutang maglagay ng thumbs up. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at magsama-sama ulit tayo sa mga susunod pa nating kwento.